بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام برو كمستا naman bakit matagal ka hindi kita nakita. Alhamdulillah, Ustad. Okay naman. Medyo hindi lang nakabisita kasi medyo busy sa trabaho eh. Alam mo naman. Dumaan lang ako dito kasi may problema ako eh. Ano? Mag-asawa ka na? Na ikalawa? Ikatatlo? Ay, hindi. Oh, ano? Kaalap ko mag-asawa ka na. Meron kasi akong kaibigan na kababayan natin, Christian eh. Bakit? Anong nangyari? Eh yun, ang pinapahayag na sa akin yung ang Biblia daw ay salita ng Diyos. So, ako, bilang tayo, mga Muslim din, hindi naman, talagang hindi naman tayo naniniwala na salita ng Diyos ang Biblia. Pero, hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag sa kanya ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Kaya pumunta ako dito sa iyo. Gusto kong malaman kung ano ang aking gagamitin na strategy para may pahayag sa kanya na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. So, ganito lamang ang ibibigay ko sa iyo. Huwag ka na magbigay ng mga contradictions pa. Kasi magdidebate pa kayo hanggang mag-away na kayo. Hmm. So, ang gagawin mo sa kanila ay ibibigay ko mamaya sa iyo ang kopya, isummarize ko lang sa iyo ngayon, ito ang gagawin mo. I-prove mo na inangkin ni Pablo sa Bible na ang salita niya ay hindi salita ng Diyos. Halimbawa, sa 1 Corinthians chapter 7, verse 12, sabi ni Pablo, ito ang sinasabi ko sa iba, hindi ng Panginoon, na kung mayroon tayong kapatid na mananampalataya na may asawa siya na hindi mananampalataya o hindi sumasampalataya ay gusto na makiapid sa kanya, huwag niyang hiwalayan. Sabi, uulitin ko, sabi ni Pablo, ito ang sinasabi ko sa iba, hindi ng Panginoon. Blah, blah, blah. So, isa na yun na proof na si Pablo mismo nang nagsasalita sa Bible na ang kanyang salita inangkin niya hindi ng Panginoon. So ngayon, ang Bible ng Christian, kay Pablo yung may salita ni Pablo sa Biblia na hindi salita ng Diyos. Siya mismo ang nagsalita. Walang magagawa nila kasi naniniwala sila kay Pablo. Sikan, ang ikalawa, sa 1 Corinthians chapter 7, verse 25, sabi ni Pablo, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong utos buhat sa Panginoon. Dahil ako'y mapagkatiwalaan, nagbibigay ako ng aking kuro-kuro. So, inangkin ni Pablo sa Bible na ang salita niya sa Biblia ay kanya lamang kuro-kuro at hindi mula sa Diyos. Walang utos sa Diyos. Walang utos sa kanya ng Diyos. Ngayon, ikatatlo, this is the last evidence. Sikang Corinthians 11 verse 17, sabi ni Pablo, tungkol naman sa aking pagmamapuri ay hindi ito buhat sa Panginoon. Ako'y nagsasalita
tulad ng isang hangal. At inangkin din niya sa 2 Corinthians 11 verse 1 na siya ay isang hangal. Kaya nga, napaka-tuwid ang pagkasabi ni Pablo, hindi ng Panginoon ang kanyang salita at kuro-kuro lamang niya at salita ng isang hangal. So, yun lang ang maibigay ko sa iyo na teknik. Huwag ka nang maggawa pa ng mga contradiction dahil i-twist ka pa nila. Yun na lang ang isabi mo na inangkin. Saan kayo, tatanungin mo sila, saan kayo maniwala ngayon? Sa salita ni Pablo, sinabi niya, inangkin niya na hindi salita ng Diyos, hindi buhat sa Diyos ang kanyang mga salita, kanya lamang kuro-kuro. Salita ng isang hangal. O, kayo ang paniwalaan ko na ang salita ni Pablo ay salita ng Diyos diyan sa Bible. So, in short, in a nutshell, sabi ng English, ang Biblia ay hindi na banal. Dahil may halo na. May halo na. Na salita ni Pablo na hindi buhat sa Panginoon. Yes. So, ibig sabihin, mali yung Biblia. May mali sa Biblia, Ustad. No. Salita na ni Pablo, hindi salita ng Diyos. Malaki yan na mali. Napakalino, Ustad. Ang katanungan ko ngayon, Ustad. Yes. Itong Biblia na po na ito, na alam ba ng mga Kristiyano na may mali sa Biblia na ito? Alam nila. Napakaliwanag. Sabi ng A Week Magazine, September 8, 1957, pages 25-26, inangkin ng modern Christian scholars that there are 50,000 errors from the Bible. O in the Bible. Yan. Sila mismo, mga scholars mismo nila ang nagsasalita. Halimbawa, andito man sa iyong harapan, itong Revised Standard Version, 1952 and 1971. Itong author nito, 32 Christian scholars of the highest eminence backed by 50 cooperating denominations. Ni-revise nila itong King James. Bakit? Sabi dito sa kanilang preface, 7 paragraph, yet the King James Version has grave defects, that these defects are so many and so serious as to call for revision of the English translation. So ni-revise nila. Pero, itong dalawa, ang 1952, 1971, mayroon ding mga mali, dagdag bawas. Kung ang Alimango ay nag-criticize sa yung tinatawag natin na shrimps, kung lutuin mo sila, pareho pula. Parehas may mali. So, ngayon, anong mali doon? Dito sa 1952, ang sinabi lang sa Mark 16, bigyan lang kita ng sample, marami yan, pero hindi ko naikuan kasi wala tayong oras. Sa Mark 16 verses 1 to 8 lang dito, 1952. Ang 9 to 20, ginawa nilang footnotings dito sa 1952. At sinabi nila sa baba, other ancient authorities add. So kinuha nila, dagdag lang daw yan noon. Pagdating sa 1971, instead of Mark 16 verses 1 to 8, ginawa naman nila, dito ginawa nilang footnotings, ibinalik nila. Ginawa naman nila ng Mark 16, 1, instead 1 to 8, dinugtong nila ang 9 to 20 at nilagay nila sa kanilang footnotings, other ancient authorities omit. See? Dagdag bawa sila mismo ang nag declare na ang kanilang Bible ay may mali. So, ngayon, sabi naman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, it has been confirmed by the Holy Quran. Sa Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sabi ng Allah, inna minhum lafarika yalwuna al-sinatahum bil-kitabi litahsabuhu minal-kitabi wama huwa minal-kitabi wayakuluna huwa min indillahi wama huwa min indillah wayakuluna alallahi al-kadhiba wahum ya'lamun. Kung sa atin pa, sabi dito, wa inna minhum lafarika yalwuna al-sinatahum, sabi na, sa katotohanan ay may grupo. Yung grupo ng mga Kristiyano, Hudiyo, may grupo na niurakan nila sa kanilang salita ang aklat. Ha? At sinabi, para
Basahin nila, akala mo salita ng Diyos, pero hindi yun salita, hindi yun ang aklat ng Panginoon. At nagsabi sila na yan ay mula sa Allah, pero hindi yan mula sa Allah. At sabi nila, wayakuluna alallahil kadiba, at sila'y nagsalita ng kasinungalingan laban sa Allah, wahum ya'lamun, at alam nila. Kaya nga, kinonfirm ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang aklat nila ay alam nila, sila mismo nakakaalam na may mga mali. Salita ni Pablo, may dagdag bawas, ganyan. Kasama ngayon, na si Pablo doon, Ustaz. Yes. So, ngayon, dito naman tayo sa Old Testament. Yun sa New Testament kanina. May salita ni Pablo. I-prove ko naman sa inyo na sa Old Testament, sabi ng Revised Standard Version 1971, page 12, Deuteronomy credited to Moses. According to the Revised Standard Version, Deuteronomy credited to Moses. Meaning, si Moses ang author ng Deuteronomy. So ngayon, makikita natin dito sa Bible na sa Quran, sa Deuteronomy 34 verses 5 to 7, sinabi dito, pakita ko sa iyo. So Moses, did Moses write his own obituary? Meaning, si Moses ba ay sumulat ng kanyang kasaysayan, karanasan sa pagkamatay? Yan ha? So Moses died. Kaya nga si Moses namatay. There in the land of Moab. Doon daw sa lupa ng Moab. The Lord buried him in a valley in Moab. Ang Panginoon daw, inilibing siya doon sa bundok ng Moab. So, Moses was 120 years old when he died. Si Moses daw, namatay, 120 years old. Now, si Moses ba ang nagsalita nito? May sumulat. Hindi na si Moses magsasalita ng tungkol sa kanyang kamatayan dahil ay siya'y patay na siya. Ibig sabihin, may sumulat. Na hindi siya. Hindi talaga siya. May sumulat. May mga writers. So ngayon, ipahayag mo sa kanila yung sinabi ko kanina na ang sa New Testament may salita ni Pablo, inangkin niya na hindi mula sa Diyos, kanya lamang. At dito sa Old Testament, si Moses hindi na magsasalita, patay na. Bakit pinasalita pa nila? So, mayroong sumulat. At it has been confirmed by the Holy Quran na wayakuluna allahil kadiba. Sila'y nagsalita ng kasinungalingan laban sa Allah. Wahum ya'lamun. At alam nila. So, kaya nga, yun ang isasabi mo sa kung magdipinsa ka sa kanila. Yung aklat nilang gamitin natin, huwag tayo mag-criticize sa kanila kasi magagalit ang mga Kristiyanos. At wala na tayong oras, yun lang masasabi ko. At salamat na lang po sa inyong pagtatanong sa akin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maraming